Yo mga kamako, pound for pound, sports nga pala. Ang 2-division world champion ng Cuba na si Guillermo Rigondeaux ay may masamang binabalak sa magiging laban nito kay WBA Bantamweight world champion John Riel Quadro alas Casimero. Ang laban na pinakaantay ng lahat ay magaganap sa araw ng Sabado, August 12 sa Dignity Health Sports Park in Carson, California. Ngunit bago yan, ay huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell icon at piliin ang all for more Pound for Pound Sports. Noong nakaraang taon, si Rigo na may kartadang 20 wins, 13 KOs at isang talo lang ay bumaba ng timbang at sinungkit nito ang WBA regular bantamweight title noong harapin si Liborio Solis. Ang two-time Olympic gold medal winner na si Guillermo Rigondeaux ay naghahanap pa rin ng maraming ginto sa kanyang weight class na pinamumugaran ng mga dekalidad na fighters. At dalawa sa nakaharang sa daan nito ay ang dalawang dugong mandirigmang Pinoy na si Nonito the Filipino Flash Donaire at ang makakaharap nga nito na si John Riel Quadro alas Casimero. Bagamat tinalo na ni Rigondeaux si Donaire noong 2013 na pinaglabanan ang hawak ni Donaire na WBO and The Ring Magazine, habang hawak naman ni Rigondeaux ang WBA Super Champion. Ang dalawang Pinoy na si Casimero at Donaire ay muntik nang magkaharap, ngunit hindi nagustuhan ni Donaire ang mga patutsada ni Casimero na tila pambabastos sa kapwa Pinoy na hindi inaasahan ni Donaire na magiging isang historical fight sana, kaya lang ay inatras ni Donaire ang laban at mas pinili na ng labanan ang minsan na nitong nakatunggali na siyang pangalawa sa ranking ng The Ring at TBRB or Transitional Boxing Rankings Board at pangatlo naman sa ESPN at BWAA or Boxing Writers Association of America. Sinabi ni Guillermo Rigondeaux na magiging malaking laban niya ito kay Casimero at may tsansa daw siyang masungkit ang WBO title. Dagdag ni Rigondeaux na nasa mabuti siyang kondisyon at plano niyang sirain ang mga pangarap ng WBO Bantamweight Champion na si Casimero, bagamat malakas daw ito at may angking galing at mataas rin ang IQ. Ngunit dagdag pa ni Rigondeaux na paiikutan niya si Casimero na parang isang asong gubat at ipapakita niya kung sino si El Chacal. Sinabi rin ito na siya at ang kanyang trainer ay kasalukuyang nagpaplano ng mga bagong tricks, kaya huwag umano ma-surprise kung ma-knockout niya si Quadro alas. Sa kabilang banda naman mga kamao, Joshua Clottey nagpahayag na gusto niyang ulit makalaban si Pacquiao ayon sa Pulse. Kung matatandaan mga kamao, naglaban ang ating pambansang kamao at si Joshua Clottey noong 2010 para sa WBO World Welterweight Championship na ginanap sa Cowboy Stadium, Arlington, Texas, USA. Ito din ang isa sa mga taon na kung saan panay ang takbo ni Floyd Mayweather papalayo kay Pacquiao, kaya isa na lang si Clottey sa mga pinagpili ang kalabanin. Sinabi ni Clottey na gusto niyang makalaban si Pacquiao ulit kahit libre upang may bangon ng dangal, dahil nung naglaban ang dalawa ay walang ginawa ito si Clottey kundi mag-cover hanggang sa matapos ang buong round. Bagamat matigas si Clottey ay hindi napatumba ng pambansang kamao dahil nga panay ang cover nito, kaya sa inis ni Pacquiao ay pinompyang na lang. Sinabi ni Clottey na mabilis daw si Pacquiao at kapag siya'y bumibitaw ay may sagot agad ito ng sunod-sunod na suntok. Isa sa mga dahilan kung bakit daw ganun ang naging performance niya ay nagkaroon daw ito ng problema sa kanyang manager dahil hindi ito tinutulungan, dahil kinukuha nito ang 33% kasama pa ang kikitain sa pay-per-view at kumita ito ng halos $1.9 million sa isang laban lang ayon kay Joshua Clottey, pahayag sa CTTV. Dagdag din ni Clottey sa panayam na hiniling nito sa manager na 25% lang ang kunin kasama ng kikitain sa pay-per-view at ibigay sa kanya ang 8% mula sa cut na nasabing manager. Ngunit tumanggi ang manager nito, kaya naging pabigat ito sa isipan ni Clottey, at kung hindi lang umano siya nagkaroon ng ganung issue, is tiyak na may pagkakalagyan daw umano ang ating pambansang kamao. Bumabato nga daw si Pacquiao ng maraming suntok, ngunit sa kakayahan daw niya na sumangga at sumuntok ay mabibigyan niya raw ito ng problema. Matapos nga ang 11 taon ay nagparamdam nga ulit ito kay Pacquiao.
Pacquiao sa edad na 43 at kung pagbibigyan daw siyang labanan si Pacquiao ay tatanggapin niya ito kahit walang bayad. No money, no pay, absolutely zero, I will fight him. It is because I want to restore myself, ayon kay Clottey.